Mandato po ng Public Attorney's Office ang ipagtanggol ang mga naapi, mga inaabuso, biktima ng anumang pangluloko at karahasan, lalo na sa mga walang kakayanang ipaglaban ang kanilang karapatan. Nandito po lamang ang inyong Chief Public Attorney, handang tumulong, umalalay sa inyong problemang legal. Kasama ko po at katuwang ang nasa 2,500 na PAW Lawyers Nationwide, libre at walang bayad, na naglilingkod ng buong kasiyahan at katapatan. I-like at i-follow o sundan ang official Facebook page ng ating Chief Public Attorney. Sasagutin ang inyong mga katanungan sa FB Live program ng Persida Acosta's Legal Advice. Paalala, ang payo o legal advice po na ibibigay ni Chief Persida Acosta sa programang ito ay base lamang sa mga impormasyon na inyong ilalahad at maaaring magbago kung mababawasan o madaragdagan ang mga detalye ng inyong salaysay. Maraming salamat po. Ito ang programang tutugon sa mga usapin at problemang legal ng ating mga kababayan. At dahil sa gitna tayo ng pakikipaglaban sa pandemya, nais ng ating punong manananggol pambayan na maging ligtas tayo. Kaya naman, sa pamamagitan ng official Facebook page si Public Attorney's Office Chief, Attorney Persida Rueda Acosta, punto por punto, sasagutin on the spot ang inyong mga katanungan at mga payong legal, direkta, dito lamang yan sa programang Persida Acosta's Legal Advice, hashtag pala. Narito na si Chief Persida Rueda Acosta, buong puso at buong tapang sa 2 dekadang paglilingkod para sa bayan. Hello po, isang mapagpalayang Miyerkules. Ano yan, ba't Miyerkules? Ano ba ngayon? Oo nga pala, Miyerkules. Tamo pati araw, nakalimutan ko na. Miyerkules po, friends, followers, and OFWs sa buong mundo. Tayo po'y muli nagbabalik. Welcome po sa ating pangsiyam 9th episode ng Persida Acosta's Legal Advice, hashtag pala. Pagka Pampangan, walang H, hashtag. Pero pag hindi ka Pampangan, hashtag pala. I-comment niyo po lamang dito sa ating FB Live ang inyong mga tanong, mga legal questions. Huwag niyo pong kalimutan sabihin kung taga saan kayo para po masubaybayan, mamonitor at masagot din. Makatulong po ang ating mga lawyers nationwide sa pagsagot at kasama po natin mula Batanes hanggang Hulo ang lahat ng regional public attorneys, ang ating mga magiginding na direktor, district public attorneys at lahat po ng PAW lawyers na walang hearing ngayong alas 3 ng hapon. Ayan. At ako po ay nagpapasalamat at talagang isa pong excellent opinion ang ating ama ng departamento, DOJ, na si Secretary Minardo Guevara. Sinabi po niya, basahin ko lang po sa Ingles, ha? Ayan, the proposed bubbles for people who are fully vaccinated against COVID-19 should be seriously considered when the majority of Filipinos have completed the vaccination process. He said, the idea is good but may be challenged as violative of the Equal Protection Clause by those who have remained unvaccinated but are nonetheless complying with the mandatory health protocols. Alam nyo kasi, hindi naman pwede lahat talaga mabakunahan eh. Yung may mga health concerns, yung mga seniors na may comorbidities, ay talagang baka hindi kayanin po yung bakuna, yung side effect. Kaya po yung iba, nagdi-decide wag muna magpabakuna hanggang ano po, hindi pa talagang, kumbaga, kasi 1 year old lang yung pandemic. Kaya tama po ang opinion ng ating mga Secretary of Justice na huwag na ma-discriminate yung mga unvaccinated. Ayan, meron bang mga pagbati na dyan? Yes po, Chief. Pagbati po muna sa isang PAW retiree, Arcer Yaco Mansegyao. Hi, Chief. I am watching PAW retiree here. Meron pa dyan, si Scarlett? Yes po. Hello po, Madam. Watching from Kuwait po. Hi! Naku, Kuwait. Eh, di pati pala sa ano? Kuwait. Oh, Kuwait. Sabi, ang pagbinasa ng Pilipino dyan, Kuwait. Pero pagka talagang bibigasin, Kuwait. Ayan.
Si Scarlett, isang OFW po yan at nakamonitor po ngayon. At mapapansin po natin ngayong hapong ito ay medyo talagang napakaraming problema ang bayan natin. Sabi ko nga sa FB ko kanina, ay sasabay-sabayin ko na ang pagkondolens tungpo sa mga namatayan. Hindi ko po mabilang. At talagang kung kayo po'y nagbuburol, kaibigan ko man kayo, kamag-anak, hindi ko po mapuntahan dahil sa health protocols po ngayon. At yung po naman mga nasa hospital, hindi ko na rin po madalaw dahil nga meron tayong pandemic ngayon. Pansamantala po, magpasok muna tayo ng isang tugtog, isang likhang sarili ng Public Attorney's Office. Mahalaga, katumbas ng buhay at sigla. Sino mang maghasik ng duda, paninira ay nabasura. Tangka na pagturo, wala na estratehiya na buko na. Masamang ay umasak na, kabutihan ay nagwagi na. Bayan nagwagi at tagumpay, nanalo na ang kataruan. Nalaig ang katotohanan laban sa kasinungaling. Sama-sama, katarungan, katotohanan, abot tanaw natin lahat na. Kaya pangaharapin natin, simoy ng hangin ay lamapin. Masayang buhay ay iripin, sama-sama tabuhin. Bayan nagwagi at tagumpay, nanalo na ang katarungan. Nanaig ang katotohanan laban sa kasinunganihan. Bayan nagwagi at tagumpay, nanaig ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Bayan na bugi at tagumpay, nanalo na ang katarungan. Muli po nagbabalik ang Presida Acosta's Legal Advice, hashtag pala. Meron pong tanong na, ayan, pumasok po ang tanong ni Laika, Kakay Bumanglag Gudoy, basa. Yes po, Chief. Good afternoon po, Chief. Ano po ang pwedeng gawin sa mga minor na nagsisinungaling, na nagriresulta po na makulong yung mga pinagbibintangan?
Aba, pwede silang makasuhan ng perjury kung 15-year-old and above yan, ano? Kasi 15-year-old and below, ay wala. Meron kasing, ano, no, batas. Yung sa Children in Conflict with the Law, eh, na bago yung 18, naging 15 na lang, no? So, sa puntong yan, ay talagang masama po ang magsinungaling na nagdudulot ng pagkakulong ng isang tao. Kasalanan din po sa Diyos yan, hindi lang sa batas ng tao. Si Annie Cordero, may tanong. Yes po, Chief. Tanong ko lang po, hanggang kailan ba dapat makulong ang kapatid ko? Kasi sections 5 and 11 ang kaso niya na RA 9165, na may piyansa po ba ang ganyan? Kagaya po niyan, tumatagal na nga ang inmates dahil sa pandemic na yan. Mabigat po kaso ng kapatid niyo. Ang may advice ko po sa inyo ay makipag-ugnayan po kayo sa pinakamalapit na public attorney's office kung saan nakakulong ang kapatid niyo para mapag-aralan kung may depensa ba yung kapatid niyo, kung ilalaban ang bonggang-bongga o kaya ay wala naman, ay mapag-desisyonan po ninyo at ng PAW lawyer kung ano nararapat gawin para mapabilis ang pag-usad ng kaso. Sinida Masungsong, no? Manungsong, may tanong din. Good afternoon, Chief Attorney. Kung ang complainant na minor ay napatunayan na nag-fabricate ng accusation na rape sa respondent para lang mapagtakpan ang kasalanan niyang pagnanakaw sa gamit ng akusado, ano po ang consequence o parusa sa minor? Thank you po. Ang parusa sa minor, eh, depende sa kaso na isinakdal. Ayan. Kung pagnanakaw, depende sa presyo. Nasa revised penal code po yan. Yun naman pong akusasyon na napinabricate, eh pwede pong beltahan yung nagpa-fabricate dahil pwede nga ma-perjury, pwede rin makasuhan ng incriminatory machinations. Kaya po talagang kailangan din po may abogado kayo para po maipagtanggol ang inyong karapatan. Ayan, si Jomar Bautista, ipakibasa ang tanong. Yes po, good day po. Tanong ko lang po, gusto ko po sana malipat yung apelido ko sa mga anak ko. Kasi naman, nasa akin po yung mga anak ko na 9 years old po at may kinakasama na po yung nanay ng mga anak ko. Pwede po ba yun? Thank you po. Pwede po. Dahil may batas na nga po ngayon, kahit hindi kayo kasal, o sa kinikilala ng tatay, maiaapelido na sa tatay. Ha? Patulong po kayo sa malapit na public attorney's office para po sa ganyan ma-assist po kayo sa civil registrar. Okay? Sige po. Ayan, merong greetings mula kay Winners Kulibaw. Good PM po, always keep safe po, healthy Madam Attorney, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Hi Ma'am, Saudi, sa Riyadh ba ako pinadala ng Pangulo noon, Direct May? Ah, sa Riyadh pala, opo, dalawang oras ako dun sa ano, immigration, kasi po wala yatang takip yung mukha ko noon, hindi po ako naibilat, hindi po yung panakip sa mukha, anong tawag dun? Ah, meron lang akong gown na kulay itim, pero walang takip sa mukha. Pero 2 hours lang naman, nakalusot din po. Kasi kailangan po mauna kami doon nila Secretary Bello para asikasuhin yung mga waiting, mga stranded na mga OFWs natin noon nung araw. At pagpunta po ng Pangulo, ay naasikaso po silang mabuti. At yung mga nagsiuwi pong wala ng trabaho, ay binigyan po ng financial assistance ng ating gobyerno. Okay, see you po sa Riyadh. Kapag pinadala po ulit ako ng gobyerno dyan, ma'am, makita po tayo. Chief, another greeting po mula kay Marlene Papauran. Shout out po dito sa Hong Kong. Idol ko po namin kayo, OFWs. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat po sa payo nyo sa amin. Mahal ka po namin, mga OFWs. God bless pati po sa family nyo. Mahal ko rin po kayo, Ma'am Marlene Papauran. At naalala ko tuloy yung problema natin nung araw sa laglagbala, no? Tanimbala. Buti na lamang po, yan ay natuldukan at nasolusyonan ni Pangulong Duterte. At napalaya po ng Public Attorney's Office yung mga nakulong noon sa Tanimbala. Ay sadyang napakahirap po nun dahil madaling araw hanggang gabi wala po kaming tulog, pero nagtagumpay po ang bayan laban sa Tanimbala. Ayan, si Renny Rose Santos, meron din pong tanong. Good PM po, ano po ang dapat sa mag-asawang legal pero naghiwalay po at may kanya-kanya na pong pamilya? Rose Santos from Pasay City. Ma'am Ren Rose, kung may ground po for annulment, pwede mag-file ng annulment. Okay? Kung may ground po naman na ang psychological incapacity ng isa, ay pwede pong mag-file under Article 36 of the Family Code, Petition for Declaration of Absolute Nullity of the Marriage on the ground of psychological incapacity. Kumonsulta po kayo yung mga facts ng kaso nyo, kung ano nangyari, bakit kayo nagkahiwalay, ano ba problema. Sa Public Attorney's Office po, pwede kayo kung qualified po kayo sa aming servisyo.
Ito po, Chief, mula kay Cristina Federico Lucilio. Tanong ko lang po sana kung mali po yung nailagay kong birthday ng asawa ko sa kasal namin, tapos kung kukuha po siya ng SSS, ay ilalagay niya yung totoong birthday niya. Okay lang po ba yun? Kasi late na po namin nalaman yung totoong birthday niya. Pagkakuha lang po namin ang mga requirements sa pabahay. Salamat po. Ay, in good faith naman kayo, nagkamali lamang. Pwede naman po ipakorek yun eh. At sa totoo lamang, ay yung masusunod po talaga ay yung birth certificate na narehistro sa civil registrar ng inyong munisipyo o syudad at siya din nakatatak sa Philippine Statistics Authority. Susundin niyo po kung ano po yung nasa Philippine Statistics Authority na dati pong NSO. Chief, sunod naman po mula kay Cristina Espina Clemente. Ano po ba ang dapat ikaso sa amo kong doktor sa ospital nang 2 taon na po ako di hinuhulugan ng SSS at PhilHealth, walang bayad po sa holiday, wala sa minimum ang sahod ko po. Ano mo naman yan, doktor na yan? Eh, salbahe ka naman, Dok. Eh, doktor ka ng tao eh, bakit hindi mo pinasusweldo ng ayos sa sekretarya mo? Aba, sino ba yung doktor na yan? Aba, eh, mahal kaya ang konsulta sa ngayon sa doktor? O eh, bakit yung PhilHealth SSS ko, yung katulong ka, kasambahe sa bahay, obligado ang among magbayad ng PhilHealth SSS sa kapag-ibig eh. Yan pa kayang sekretarya? Ay, ma'am, Cristina, pwede po kayong patulong sa PAW para ano, pero kausapin muna si Doc na nakausap niyo po ako dito. Sabihin niyo po, kausap ko kayo, dapat kayo pagbayad. Ano muna tayo, santong dasalan po muna. Kasi pag yan po, nagkabugado na kayo, baka paalisin kayo ni Doc. Ano po, magagalit sa inyo, magiging strained na relationship niyo. Lambingin mo muna si Doc, sabihin niyo nakausap ako. Sigurado kilala po ako ni Doc, no, inyong amo. Kaya po, sige, dasalan mo muna si Doc. Sir, Doc, yung SSS ko po, bayaran na natin, PhilHealth, yan. Pati pag-ibig, dapat meron ha. Dapat minimum din ang sweldo mo ha. Okay, baka naman wala ng pasyente si Doc dahil pandemic. Hindi, pero may virtual ha. Nakakapag-virtual consultation sa mga doktor ngayon. O sige, Tina, ano muna tayo ha? Exhaustion o personal remedies. Kausapin niyo muna face-to-face si Doc, okay? Ayan, meron si Mr. Hilo, may tanong. Yes, Chief, ito po, mahaba-haba, pero ang punto po ng, ang summary po ng tanong niya, eh, 14 years old pa lang po siya, eh, pinagtrabaho na siya sa Nova Liches ng kanyang magulang. Pero, nabudol daw siya, Chief. What? Yun, tungkol po ito sa, nabudol siya hanggang sa nadiskrasya daw po yung amo daw niya, kunwari. Ayun yung budol-budol. Kunwari, naka-accidente yung amo, tapos yung alahas, pinakuha lahat. Eh ano, nakakulong na siya ngayon. Ano po, sabi niya po, nabudol daw ako, tas umuwi ang amo ko, galit na galit, sinasabi kasabwat ko raw, sobrang taas langit ko ang pagsisisi ko sa sarili ko hanggang ngayon. Gusto ko lang naman kung makapag-aral, makapagtapos, para makapagtrabaho. Hindi nakalagay kung nakulong siya, no? Hindi po, Chief. Ay, kung ikaw yung pinakulong, eh, tulungan ka ng PAW. Meron kasi mga katulong. Huwag kayo naniniwala sa mga tawag sa telepono na keso na aksidente amo nyo, tapos ginagaya pa yung boses ng amo nyo. Hindi totoo yun. Dahil kung talagang may nangyari sa amo nyo, mismo mga kamag-anakan ng amo ninyo ang uuwi sa bahay para kumuha ng gamit. Hindi kailangan magdala kayo ng gamit kung saan-saan. Huwag kayo maniniwala dyan. Lumang istorya na yan, lumang tugtugin yan. Dami na pong nakulong ng qualified tip dahil sa butol-butol na yan eh. Okay? Sige. Si Bem Marquez. From Leyte po, Chief. Meron po kaming bahay at lupa ang may-ari ang mga magulang namin. Ang tanong ko po, umihingi po kasi ng share ang isa naming kapatid kasi gusto niyang ibenta namin ng lupa, awang lupa. 6 po kami magkakapatid, Chief. Patay na po ang 2. Yung isa naming kapatid lang na buhay, ang gustong ibenta, mag-file daw po siya ng complaint para sa kanyang share. Ang tanong, sino po magbibigay ng share nila? E di naman po kami pumapayag na ibenta ang bahay at lupa. Alam nyo, kung namatay na ang magulang mo, dapat mag-execute na kayo ng extrajudicial deed of agreement. Anong ang title nun? Naalala ko yung budol-budol eh. Kasi meron akong kaibigan na budol-budol minsan eh. At talaga para na hipnotismo. O balikan natin to, extrajudicial settlement of estate of the deceased. Ayan, bumalik na ako kay Ben. Yon. Kailangan, pirma kayo lahat, hati-hatiin niyo yung ari-arian, o kaya matransfer na sa pangalan ninyo, yung lote. Okay? Kapag may namatay, at ganyan, nanay, tatay, kailangan pagkatapos niyan, out of court, pwede kayong mag-execute ng extrajudicial settlement of estate of the decedent. Okay? Patulong kayo sa abogado para magawa ko.
Yes, Chief, ito naman po mula kay Sir Dick Dalia Reyes. Ask ko lang po kung may habol pa po kami doon sa perang ibinayad namin sa isang agency. As student sa Australia since 2018 pa kami nag-apply. Pero hanggang ngayon, hindi pa kami nakaaalis at ayaw ibalik ang pera namin. Tingnan mo na, baka illegal recruiter yan ah. Baka hindi nakarehisto sa POEA. Pwede po kayo magsadya sa POA, verify nyo yung pinagbigyan nyo ng pera. At kung yan po hindi authorized, walang lisensya, ay pwede po kayong tulungan ng POA para kasuhan niya ng illegal recruitment yung nagbigay ng pera sa inyo. Okay po? Sige. At kung di rin nyo maasikaso, pwede rin kayong tulungan ng Pau Pasig. Ayan, yung Pau Pasig malapit sa POA. Nandyan po si, ano, si attorney, ano nga pangalan ng lawyer natin, anak doon? Amay? Yung galing sa Iloilo. Si Attorney Alpiler. Yeah, masipag po yan. Hindi ko lang alam kung nakamonitor si Attorney Alpiler. Pakisagot nga po itong kay ano, pangalan nga nun, Attorney Alpiler, si Dick Dalia Reyes. Ayan. Next. Mula naman po, Chief, kay Ofelia Cortez. May karapatan po ba ang mga manggagawa na magsampa ng kaso laban sa mga kapitalista? Kasi po, marami na pong violation ang nilalabag sa aming CBA. Di po kami pinapansin sa labor. 2 taon na po. Saan po maaring magsampa ng kaso? Kailangan nyo po ng abogado. Kung kayo po ay may union, eh di dapat meron kayong union dues para sa private lawyer nyo. Kailan ma-assist po kayo. Ngayon, kung individual po magkakaso, pwede po kayong lumapit sa PAW. Kailangan nyo po ng lawyer. Kasi sa labor, kailangan pa lang lawyer. Kaya mag-ingat po kayo dyan sa labor. Minsan may picture ho dyan. Baka po kayo mabudol-budol din dyan. Pagka may settlement na, itatakbo po pera nyo, yung kabayaran ng kumpanya sa inyo. Mag-ingat po kayo. Si Melda Bronze, may tanong. Yes po, meron po kaming deed of sale. Meron pong description nakalagay since 1980, nabili na kanotaryo po. At in-applyan po namin ang area. Ang problema po, attorney, kasi hindi po sinunod ang description ng ibang area po. Inaprobahan hanggang ngayon, kami po ang nakaposesyon. At ang legal papers po namin, yung bale, yung siyang likod. Ang nag-apply po dito sa area namin ay yung dating mayor. Kami po ang nakaposesyon at ito po naman po yung inapplyan namin. Tanong lang po, ano po ang susundin namin? Yung naposesyonan na po ba namin o yung binayaran namin na 1 milyar na doon po ang merong approval? Thanks po. Ayan, ganito yan. Malaking problema ng lote nyo. No? Iba yung nakaposesyon nyo, iba yung binabayaran nyo na 1 milyar. Abay, dapat ma-reconcile mo yan. Baka may error po yan sa assessor's office. Makipag-ugnayan po kayo sa assessor para maitama po yung binabayaran ninyong 1 milyar. Okay? Ngayon, kung kayo ay may mga dokumento, pakidala lang po sa pinakamalapit na PAW office para po ma-evaluate na mabuti ang mga dokumento nyo. Kasi hindi ko naman nakikita po dito yung mga dokumento ninyo. Kaya magtanong po kayo sa assessor, ano ba talaga yung binabayaran nyo ng 1 milyar? Okay? Sige po. Chief, pa-shoutout po mula po kay Amski Mads. Good afternoon po, Madam Chief. This is Muhammad Ahmad in Absawa, watching from the southernmost part of the Philippines, Tawi-Tawi. Kriyado ba natin yan? Hindi ano. Si Muhammad Ahmad Absawa. Mabuhay ka from Tawi-Tawi. Nakarating na ako nung araw dyan eh. Nung may kaso yung mga sundalo ni Mr. Kiram. Ayan, tinulungan po natin sila sa kanilang mga kaso. At nakalaya na po lahat yung Kiram men na yan. Kahit saan po, nung wala pang pandemic, pagkailangan po ang inyong punong manananggol pambayan para po akong agila na lumilipad saan mang dako kung saan po tayo kailangan. Basa, may tanong pa ba? Chief, nagpapasalamat po ang isang kliyente po. Gusto ko lang po i-shoutout si Attorney Dabuwi Mar Burgos. Natulungan niya po ako, nanalo po sa perjury case laban sa amo ko. More power po sa PAW. Ayan, ang galing. Sige po, pumasok kayo dito sa aming FB Live. Pasalamatan niyo yung mga abogado niyo sa PAW na tumulong at napalaya po kayo. Kasi meron pa rin ilang grupo na nagsasabing walang kwenta ang PAW. Hindi po totoo yun. Kapag public attorney po naglingkod sa inyo, umaapaw sa paglilingkod sa bayan. Ayan, at sa pagmamahal. Meron pa si Ashley Reyes. May tanong, pakibasa nga. Good afternoon po, Chief. Ask ko lang po ng tulong sa anak ko na third year PT student at may kaso ng drugs na kabail. Hindi po ba makaka-apekto sa pag-aaral niya at pag-take ng board exam?
if mag-leave po kami. Thank you po. Belated happy birthday from Cavite po. Ma'am, thank you po sa pagbati niyo. Pero po, wala pa pong plea bargaining ngayon kasi po, pagdating po sa Supreme Court, may division po doon na pinapawalang visa ang mga plea bargaining sa drug cases. Maghintay lang po muna kayo. Alam niyo po, ang depende po yan sa PRC. Kung papayagan po siyang mag-board kahit meron po siyang conviction. Ayan. Pero alam nyo, para sa PAW, ang mga nasa sangkot po sa pinagbabawal na gamot at hindi naman sila yung drug trafficker, hindi naman sila yung kumbaga ay talagang nagbebenta, dapat kahabagan ang mga biktima ng droga at sinibigyan ng panibagong buhay upang makapagbago at makapag-move on sa ating society. Sige po, Ma'am Ashley. Sige po, patulong po kayo sa PAW. Ayan, eksperto po mga PAW lawyers natin sa district offices sa pagtatanggol sa mga kababayan nating nasa sakdal. Ayan, Claude, anong tanong mo? Claude Burns, from Bulacan po, Chief, may kamag-anak po ako na lagi pong sinasabihan na pangit ang mga anak ko at malandi daw po ako. May time po na lasing po siya at nag-aamok sa labas namin at pati po pagsisex namin mag-asawa, pinakikialaman. Lagi pong pinakikialaman ang buhay ng pamilya ko. Ano po kaya ang pwedeng maging kaso sa kanya? Ang incident pa po na binabanggit ang buong pangalan ng anak ko sa social media at sinasabing walang tutularan, magnanakaw daw po sa lugar namin. 14 years old pa lang po ang anak ko. Ikaw mag-anak mo yan eh, di ba? Punta muna kaya kayo sa barangay. Reklamo nyo sa barangay yung pinaggagawa nyo. Pag hindi tumigil, punta kayo sa police station, pablatter nyo, cybercrime, tsaka libel yung pinaggagawa nyo. Sino ba yan? Bay, baka may diferensya sa pag-iisip yung ano, yung kamag-anak nyo. Sabi nga ni Senator Gordon, pag may diferensya sa pag-iisip, ipa-psychiatrist. Baka kailangan po ng psychological assistance po yung kamag-anak nyo. Meron nga nung araw dito, meron po kaming lawyer na medyo bumigay. Ang turo po sa akin ng mga taga-Civil Service Commission na ipagamot ko. Tutuloy, naanak mo naman sa kasal, ipagamot mo. Yun po yun. So sa puntong yan ay magbarangay muna tayo o kaya ay kung meron kayong mas matandang kamag-anak na pwede makapagpayo sa kanya para tumigil siya dahil pag di siya tumigil, makukulong po siya. Sige po, Ma'am Claude. Si Sherlyn de la Cruz, may tanong? Attorney, tanong ko lang po, ano po ba ang pwedeng gawin sa mga ama na lulubog lilitaw sa pagsuporta sa anak niya? Tapos kapag kinakausap siya, ang sabi niya, siya daw ang masusunod kung kailan siya magbibigay. Tapos naghahamon pa na kung gusto daw namin ireklamo daw siya, magreklamo daw kami kung gusto namin. Abay, bang klase din yung tatay na yan, ha? Diba? Siya na nga, ito may pagkukulang, siya pa yung naghahamon kasuhan siya. Di kasuhan nyo nga, nag-aamon eh. Huwag naman, teka muna. Demand letter muna yan. O kaya, iyan muna natin yan. Mediation muna natin sa PAW yung tatay na yan. Lulubog, lilitaw, parang palitaw. Sinabi ko na nga nung nakarang episode natin eh. Mga ama, wala kayong karapatan na magtanim ng kamote kundi nyo kayang pakanin o diligan yung kamote. Okay? So yan, sige. Pwede kayong magpunta sa PAW para po mediation kayo. Pag hindi po pa na tumulong, may trabaho siguro yan dahil sabi niyo may pangsuporta. Di kasuhan ng violation of Republic Act 9262 or anti-bawsilo. Ayan, sige Sherlyn. Si Albion, Kade. Yes po, mula po kay Albion Kade. Attorney, Police Pasay may nahuling marijuana sa kapitbahay at dinala sa bahay ng hipag ko at doon pinikturan. Pwede po ba iyon? Hinuli siya until now, nakakulong pa rin PWD person. Ayan, Pasay. Ano kaya pangalan po niyan? Paki-PM nyo, nakaabang po yung PAW Pasay at ang direktora nila, si Direct Reverend Ramos Dakpano. Yan, pinakamasipag na direktor ho natin yan sa buong Pilipinas. At sige, Albion Cade, paki-PM mo yung pangalan para mapuntahan ang ating PAW lawyer sa kulong at maasikaso yung kaso PWD pa man din pala yung tinamnan. Ay, may nagtatanim pa ba ng droga? Ay, nako kayo mga pulis kayo, hindi kayo sasantuhin ng, sino nga yung PNP chief ngayon? Si Kuyang Guillermo Eliasar. Hindi kayo sasantuhin yan. Pag ganyan ang ugali nyo, magkaroon lang kayo ng accomplishment, magtatanim kayo ng droga, ang tatamnan nyo pa yung, anong sabi ng PW? Person with disability? Aba, wala ba kayong puso? O baka kayong addict? Kaya nga naman, nakakahiblad tong araw na to ah. Sige, lipat na tayo. Kim Ryan Palomo.
Hi, Ma'am Persida. Good afternoon po. Paano po if umabot na sa RTC judge ang small claims court at nagkaroon ng contract agreement, pero ang respondent di tumupad sa remaining payments niya? Nakasaad naman if by default di complied si respondent, may writ of execution. Nasa tanong niya po ang sagot. Magkaka-writ of execution po yan. Okay po? Sige po, ipaglaban nyo ang karapatan nyo. Panalo na nga kayo ay magbayad. Ang problema, baka nagtago na yan. O kaya nag-dissipate na ng properties. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, pag kayo nagpa-utang, ha? Lalo utang, kalimutan, ay tsaka yung iba, magaling mangutang, tapos tatakbuhan ka na. Abay, parang binigay mo na lang na tulong doon sa pinautang. Kaya kung ayaw mo magkaroon ng kaaway, huwag ka magpa-utang. Liban na lang kung buhay ang sasagipin, di ba? Pagbuhay, edi abuluyan natin. Buhay pa man, edi abuluyan mo na para makapagpagaling nung kapagpagamot yung kapitbahay mo. Okay? Sige, paglaban mo ang karapatan mo. May tanong si Mercedes Ismas Ruedas. Yes po, paano po ba ang pagrehistro ng apo ko na wala naman pong magulang na babae bago po kasi mamatay yun, buntis, ipinangalan sa anak kong panganay? Paano po ang gagawin ko? Nag-aaral na po yung bata, wala pa pong birth certificate hanggang ngayon. Pwede po late registration. Meron po ako nakitang birth certificate, inalaw ng PSA eh, ng NSO nun eh. Unknown ang father. O, hindi sa father, unknown nakasulat. Eh di dyan, unknown ang mother, unknown. Ayan, dalawang birth certificate po yung nakita kong unknown. Isang batang babae at isang batang lalaki. Lalo halimbawa kung yung ama, eh abogado, may asawa. Eh, tinatago nila, ilalagay unknown. Eh ito naman eh, namatay po yung ina eh. Ipa-late registration nyo po. Okay po? Re-register po yan. Yes po. Wiltshire Palacios Miranda. Magandang hapon po, ma'am. Ma'am, magtatanong po ako. Ma'am, nakapag-comply po kami sa huling hinihingi ng korte sa kaso ng asawa ko, ma'am. Paano po namin makukuha yung sinasabing cash ban? May matatanggap po ba kaming sulat na galing sa korte na pwede na namin makuha at cash ban po? Maraming salamat po. Wala po kayo matatanggap na letter na gano'n. Ang matatanggap nyo po, dismissal ng kaso. Ngayon, kung dismissed na po, acquitted, pwede na po nyong ma-reimburse yung cash ban. Ayan. Kahit convicted po yan, pwede nyong ma-reimburse. Convicted kasi dadali na sa ibibiyahin na yan eh, kukulong pa rin eh. Pwede nyo makuha yung cash ban. Kaya mas maganda po yung cash bail ban kaysa surety. Pag surety po, abay, hindi nyo mababawi. Pag cash bail ban, nababawi po yung pera. Kayo po mismo ang kukuha kapag ka pwede nang bawiin. Chief, ito pong tanong ay sa dalawang babae, sa dalawang may bahay, si Miss Liza Cagara at Edulcia Gambunta Baldon, tungkol po ito sa support at para rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano po ba ang kaso ng tatay na hindi nagsusuporta sa mga anak? Ang kaso po ng tatay, kaso kriminal. Kung may trabaho po siya, hindi nagsusuporta. Violation po ng Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children. Kala ng mga magulang ng tatay ay makakasuhan siya pag nanuntok ng anak o manakit ng anak, manggasa ng anak. Hindi, pati yung hindi mo pagsusuporta, kaso kriminal. Okay? Next po naman, Chief, mula kay Loida Salamanca Yamson Kael. Ano po gagawin sa isang lalaki na hindi aamin na siya ang ama tapos namatay ang bata at sa harap mismo ng bangkay, dinideny niya na siya ang ama. Sinisira niya yung dangal ko. Eh kung may ebidensyang siya ang ama eh. O, walang kwentang ama yan ha. Ba't ba may mga amang ganyan? Hindi naman lahat. Pero may mga amat lang ganyan eh. Sabi ko na, parang nagtanim lang ng kangkong at kamote sa kalye, tapos iniwan eh. Walang kwenta, may problema sa pag-iisip ang ama na irresponsable. Okay? So, ganito, pwede nga kasuhan yung tatay niya kung may ebidensya kan siya talaga ang tatay. Oh, pwede nga kasuhan yan pag pinabayaan niya yung kanyang anak. Ayan, mag-break po muna tayo. Sadyang ganyan ang buhay, maraming problema. Pero ibigay natin sa Panginoon ang problema, ipagkaloob natin sa kanya at magkakaroon po ng solusyon. Ang susunod na break po natin ay ipapakita po namin ang original composition ng inyong abanlingkod. Ang pamagat po ay pagmamahal sa tinubuang lupa. Alay ko po sa ating mga OFWs Global. Gaano kaya ang pag-ibig mo sa inyo?
usi at pagdaramdam. Walang makatitigil sa alab ng pagmamahal. Tinubuang bayan sa mangpanig ng daigdig, kami makarating. Pilipinas ang bayan, babalik-balikan natin. Legal advice. Ayan, may follow-up question si Ma'am Lisa Cagara. Nagtanong kanina kung anong kaso ng mga tatay o ama na hindi nagsusuporta sa anak.
Pakibasa nga yung follow-up question. Ma'am, may live-in partner ko, hindi po nagbibigay ng suporta sa mga anak namin. May trabaho naman po siya ngayon. Ang problema po, hindi ko alam ngayon ang complete address niya ng office niya dito sa Tacloban. Hindi po nagsasabi ng address ng branch nila sa Sogod. Sogod po. Ayan, ang problema, nagtatago na. Sabi ko nga ba, nagtanim ng kamote, iniwan yung kamote, nagtago na. Ayan, alam nyo ba yung sa Republic Act 9262, kahit hindi kasal, dating relationship lang, kahit MU lang, ayan, mutual understanding, nagkaanak kayo o mag-boyfriend kayo, sinaktan mo, ginuto mo yung anak mo. Ayan, may kaso po. Pahanap nyo po yung address, makikita rin po yan. Lilitaw din yan. Okay po? Pagka lumitaw na yan, sige, takbo po kayo sa PAW para po mapadala ng notice of conference yan, pre-litigation conference, at yan po ay mapagsabihan na suportahan po kayo. Ayan, si Marites, makapagal naman, may tanong? Yes po, Chief. May rights na po ba ako sa small building na naipatayo ko 25 years ago sa lupa po na pag-aari ng lolo ko? Bale, that time ay kami lang po ang nakatira sa family house kasama ang bunsong kapatid ng nanay ko. Patay na po yung mga lolo at lola ko. Patay na din po ang nanay ko. Ngayon po ay nauwi na yung lupa sa uncle ko. May rights pa po ba ako sa mga naipatayo po doon? Meron po. Eh, apo kayo eh. May rights kayo. Yung namatay ang magulang nyo, eh ano pa rin. Takapagmana kayo by right of representation. Itong uncle nyo, kausapin nyo, huwag naman siyang sweetie. Sama po yan. Alam nyo ba tayo, pag tayo namatay, kahit isang kutsarang lupa, wala tayong baon sa taon natin. Yun, yung paglilibinan sa'yo. Ngayon nga, kinikremate na eh. Nagiging abo na eh. Eh, nakalakaran ngayon. O kaya, yun ba, lalo pag ayaw ma-autopsy, malaman kung anong cause of death, pinapakremate agad. O, eh, paano ngayon yan? So, ang punto dyan, maswitik si Uncle. Dapat si Uncle naman ay mahalin din niya yung kanyang mga pamangkin. Alam mo yung mapagmahal sa pamangkin? Pinagpapala ng Diyos yan. Gumaganda ang buhay. Pero yung mapang-api sa mga pamangkin, ba? Naku, parusa ng langit at karma ang tatamuhin. Okay? Marites, pasaklolo ka sa PAW kapag ka talagang ginipit kayo ni Uncle, ha? O, si Lorna Bahia, may tanong. Chief, pinasok po kami ng mga intel. Dinala kami at kinulong agad-agad 5 days bago na inquest. Inasuhan ang obstruction of justice. Hanggang ngayon po, nag-hearing pa po kami. Ay naku, madali lang ang kaso nyo, obstruction of justice. Okay? Kailangan nyo po ng PAW lawyer, ma'am. Kaya huwag na kayo magkatubili para mapadali po yung kaso nyo. Okay? Saan po bang lugar yan? Paki-PM nyo po, mamomonitor po yan ang ating mga director kung saan po kayo, Ma'am Lorna, para po saan kayo kinasuhan. Saan city, saan court, paki-PM nyo para matulungan po agad kayo. Okay? Teka, si Rita Ritz, parang nagtanong na nun yan. Sige, pakibasa ang tanong. Taga Nueva Vizcaya po ako, Chief. OFW po ako. Hindi na po ako nagpapadala sa mga anak ko from June. Para pag-uwi ko sa February, may allowance po kaming mag-iina. Nagloko po kasi ang siya at hindi po kami kasal. Siguro lalaki po, Chief. Makukuha ko po ba yung mga anak ko 13 years old, 11 years old, at 6 years old? Mika, pag-uwi mo, makukuha mo. Kasi ikaw ang may kustodiya. Pag hindi kasal, illegitimate ang mga anak, ang babae po ang dapat may parental authority at custody. Uwi ka, kasi kasuhin mo yung mga anak mo. Kawawa mga anak mo kung wala ka. Manap ka na lang ng trabaho dito sa atin kahit na mahirap tayo dito. Importante, sama-sama tayo. Meron nga ako nakausap noon na rebelde nung araw. Sabi ko, ba't ba kayo nag-rebelde? Ano bang gusto nyo? Ang sagot sa akin ay sana, attorney, wala nang nanay na mag-abroad at iiwan ang mga anak. Kawawa ang mga anak. Abay, totoo po yung sinabi niya sa akin na yun. Kaya po, pag may problema ang mga OFW, kahit wala po kami legal aid fund at nasa DFA, tumutulong po kami mga taga-PAW. Dahil ang nagsasuffer po yung mga bata dito sa atin. Ayan, nagluloko na yung tatay. Baka may kapit yan, kaya ayaw mo padala ng pera. Tapos yung mga anak mo, eh, magugutom. So, umuwi ka kaagad, ha? Para maasikaso mo ang mga anak mo. Okay, Rita? Sige, see you pag uwi mo. Si Jopay, may tanong, ma. Pakibasa nga. Yes po, Chief. Good day po, ma'am. May karapatan po ba kami sa lupa ng lolo namin? Matandang binata po. Bali, uncle po siya ng mother ko.
at may maliit po kaming bahay doon. Nung nakaraan po ay sinabi ng pinsan ko na nasa ibang bansa na nabenta na daw po ang lupa at ginawa po nila ay giniba ang bahay namin na naiwan ng mother ko na wala kaming permiso at nawala po ang mga gamit. Pwede ko po ba silang kasuhan dahil sa pagdiba sa bahay namin na walang pasabi man lang? Salamat po in advance. God bless po. Meron po. Pwede nyo kasuhan. Punta po kayo sa PAW, kasuhan nyo. Nalulungkot lang po ako sa ibang magkakamag-anak. Alam nyo ba, tayo ay dapat mapagpatuloy. Ibig sabihin nun, hospitable sa hindi natin kaano-ano. Nung araw yung nagkaroon ng ano yung mga Jews problema sa Israel, kinupko po ng bansa natin yung mga, ano yung tawag doon, refugees. Kaya mahal na mahal po ng bansang Israel ang Pilipinas. Hindi natin kalahi ang mga Israelita o yung mga Jews. Pero kinupkop ng mga ninuno natin. Ito namang kwento po ninyo. Eh, kamag-anak nyo, pinapalayas kayo at bahay nyo ay ginigiba. Nasaan ang puso nila? Dapat nga kupkupin mo yung kamag-anak mo eh. Lalo kung naulila. Oh? Pero tignan mo naman yan. Talagang di nakakatuwa yung ginagawa ng kamag-anak niya. Meron yung kaso, ginibahin bahay nyo, kahit malupa pa nila yan eh. Pero sa totoo lang, minana lang nyo lahat yan. Pare-pareho kayo may karapatan. Sige po, punta po kayo sa pinakamalapit na PAW office para po kayo matulungan. Sinimpa Gonzales, pakibasa ang tanong. Yes po, Chief. Madam, paano iniwan na kami for 34 years nung lalaki? Tapos, nag-apply ako ng bahay, ayaw ibigay ang titulo. Kailangan daw may pirma ng lalaki. Nag-apply ako, wala na siya for 34 years. Meron na siyang asawa. Tunay. Baka kasal kayo. Kaya hinihingi yung pirma. Or sa kanya nakatitulo yung lupa. Ayun, yun lang pwede maging issue. Kaya kailangan ng pirma ng lalaki. Ay, liwanagin mo istorya mo, ha? Kasal ba kayo? Kanino nakatitulo yung ano? Aba, well, nag-a-apply pa lang ng bahay, ano? Opo, Chief. Oh, ayaw bigay ang titulo. Kailangan pirma ng lalaki. Nag-apply ako, wala siya ng 34 years. Dapat po, kung kasal kayo, magpaanal. Tanya, puro conditional lang sagot ko kasi kulang po yung packs nyo. Pakikompleto po ang packs. Ibig sabihin yung circumstances surrounding the case. Okay po? Punta tayo kay Fred De Cruz Concepcion. Magandang araw po, Attorney Persida. Taga Bulacan po ako. Ang tanong ko lang po, may nakasaad po ba sa batas na karapatan patungkol sa pamana sa bahay o ari-arian na galing magulang o kaugalian? Tradisyon lang po ba na mas higit na mabibigyan ng karapatan ang nakababatang kapatid? Ayan, tradisyon po ay tradisyon lamang. Sa batas po, pantay-pantay po ang mga legitimate children ng karapatan. Hatian ng mana. Pantay-pantay po. Yung pong anak sa labas, one half of the share of the legitimate. Ganyan po sa family code. Hindi po pwedeng mas malaki yung kasi bunso, mas malaki yung kanya. Hindi, unless po mapayag po yung mga nakakatandang kapatid. Okay, sa pag-uusap niyo po yan. Si Makoy Orpiano, may tanong? Yes po. Ma'am, magandang hapon po. Ano ang dapat naming gawin? Yung nilinisan naming lupa ng aming mga magulang, kasama kaming mga anak, wala na ang aming magulang. Ito po yung isa naming kapatid, siya po ang nagpatitulo ng lupa. Na hindi man lang kami nasabihan, marami kaming magkakapatid. Ano po ang dapat naming gawin? Swapang pala yung kapatid mo. Meron talagang kapatid na ganyan. Sa Bible, di ba yung si Cain, pinatay niya si Abel. Kaya isinumpa si Cain. Meron talagang ganyan. O sabi niyo yung kapatid niyo, inyo lahat yan eh. Bakit napunta sa kanya lamang? Sobra, no? Kaya minsan yung mga nasa pelikula, mapapanood mo sa bahay yung kapatid. Eh, sa totoong buhay, ganun talaga. Merong ganun. Alam mo, mamalasin yan. Yung sobrang swapang na yan. Okay? Pag-usapan nyo sa barangay yan, sama nyo yung kapatid nyo, ha? Pag-usapan nyo. At pag hindi naayos, pwede kayong magpunta sa public attorney's office. O yung si your set, may tanong? Good afternoon po, attorney. Itatanong ko lang po, may hinuhulugan po ako na lote sa my DVO. Napahinto po ang pagbibigay ko kasi sabay-sabay po, sunod-sunod po, nagka-ospital sina mama, papa, pamangkin ko. At ang sabi ko sa may-ari ng lupa, pag-uwi ko na lang galing dito sa abroad, bayaran ko lahat ang balanse. Kaso po, nung nagkita na kami, nagbago po desisyon niya at ang sabi niya, di na daw niya ibibenta. Attorney, paano at ano po ang gagawin ko para makuha ko yung pera ko na naihulog ko sa kanya? Salamat po, God bless. Hindi kakasuhan mo. Bago mo kasuhan, mag-usap muna kayo.
Okay? Minsan, nakukuha naman sa pag-uusap yan. Saka na lang puntaling sa abogado pag na, hindi talaga kayo magkasundo-sundo. Pero kamag-anak nyo yan, magparanggay muna kayo, ha? Kasi ninihihilin sa korte yung earnest effort within the family. Yung mga pagkakasundo-sundo nyo. Okay? Sige. Si Renny Rose Santos. Yes po. Mula po kay Renny Rose Santos, yung sekretary ko po ikinasal po sa isang lalaki na may unang kasal sa ibang babae. Tama po ba ako sa pagsasabi ko sa sekretary ko na null and void po ang kasal niya at pwede na po siya pakasal sa iba? Ano po ba yung tama? God bless. Eh, null and void, pero kailangan pa rin ng declaration ng court. Yun ang ano yan, mayroong diyang series of decision ng Supreme Court eh. Nung una, automatically, pwede ka nang magpakasal. Pagbigamos yung kasal. Ngayon, hindi. Kailangan magpa-declare ka pa rin ng nullity. Yan, may ganyan desisyon eh. Paiba-iba desisyon ng ating Korte Suprema kung minsan. Kung minsan lang naman. Pero sa puntong yan ay para safe, panal niya yung kasal niya na bigamos. Okay? Demet! Yan, kapangalan ni Attorney Huerta to ha. Demet Ozdemir, may tanong. Good afternoon po, Attorney. Paano po yung na-double register po ang birth ng anak ko? Naloko po ako nang naglalakad. Papa-court po daw pag nagpa-cancel ng pangalawa. Kaso po, wala po akong kakayanang magbayad ng attorney. Wala po kasi akong trabaho. Huwag mo naintindihin yung mali. Ang gamitin mo yung tama. Okay? Dalawa kami yung birth certificate. Alin ba yung tama dun? E di yung tama ang gamitin mo. Ba't mo na problemahin yung mali? Okay? Demet? Sige. Nikay Lasarte. Good afternoon po, Chief. Tama po bang tanggalin sa work kapag nag-COVID positive? Aba, hindi naman. Kino-quarantine nga lang namin dito yung mga nagkaka-COVID. Pinadadala ng gamot ng mga doktor. Citromax, pinadadala. Sinopret, para sa ilong. Binibigyan ng Levopron para sa antitussive, sa ubong masasal. O yan, pinadadala ng paracetamol, Lianhua, Chinese herbal medicine. Kinakandili po namin yung mga nagkakasakit dito sa PAW. Pagkat ang employer dapat, hindi lang yung kita sa negosyo ang iisipin mo. O kami dito, hindi lang yung accomplishment empleyado, yung kaligtasan at health. Hindi naman tama yun na nag-COVID positive, tatanggalin sa work. Illegal dismissal po yan. Kasuhan natin yung employer nyo, nakakainis. Ano ba yan? Dapat nga awaan pa yung nag-COVID positive eh. O bakit tatanggalin? O sige po, sabihin nyo sa amo nyo, mali yung ginagawa na sabi ni Chief Acosta, labag sa Labor Code of the Philippines. Alam nyo yung awa. Kapag tayo maawain sa ating kapwa, lalo sa empleyado natin, kaawaan din tayo ng Diyos. Diba, pag nagsisimba o sumasamba, sabihin natin sa Diyos, Panginoon Diyos, kaawaan mo kami. Paano ka kakaawaan ng Diyos kung wala kang awa sa kapwa? Ano ba yan? Nakakalitan niya. Sige, Nikay. Kausapin mo yung employer mo. Mali yung ginagawa nila. I-count mo ako. Payag ako. Ha? Sige, i-grab mo tong video na to. Pakita mo sa amo mo. Sige, kung ayaw niya makasuhan sa labor mo, tanggalin kayo. Pero hindi kayo dapat tanggalin. Dapat na kandiliin pa kayo eh. Ano ba yan? Ano bang halaga ng pera kung wala kang pakisama sa kapwa? Mga dadala sa hukay yan. Lahat tayo may hangganan ng buhay. Tignan nyo nga yung mga timeline nyo, daming patay. O, isang dalila ang buhay. Eh, naman na mabuhay ka. Tumulong ka na sa kapwa mo. Uy, siya nga pala, ang dami natin viewers. Ah. Kanina, 1,000 plus. Ngayon, 862. Aba, ang dami pong nanonood dito sa ating FB Live. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao at OFWs Global. Ayan. Sunod naman tanong. Mula po kay Rolly Impistan. Good afternoon po, Attorney Acosta. Tanong ko lang po, pwede po bang maisama sa reklamo ang taong kumirma bilang isang testigo sa isang kasulatan na ang nilalaman ay pangsasanla ng isang kwarto na hindi niya alam na nakapirma siya sa nasabing kasulatan dahil pinake lamang ito ng taong nagsanla? At ano po ang pwedeng ikaso sa taong nagsanla na pineke ang perma ng asawa niya at perma ng kanyang testigo? Pwede ko rin po bang isama sa reklamo ang asawa at ang nanay niya dahil sila po ang tumatayong testigo pero di nila alam na nakaperma sila sa kasulatan? Maraming salamat po. Ay, di kasawa niya po ng falsification. Yan. Kung sino po yung mga kasabot, pwede rin isama. Okay? Bakit gumagamit ng peke? Sadyang may mga taong peke, hindi lang mukha ang pinepeke.
pati papeles pinepeke, pati kasal pinepeke. Merong mga ganyan talaga, kaya nga pag nakasuhan ka ng falsification estafa, ano yan eh, moral torpitude cases yan eh. Kaya nga mahirap pagtiwalaan ng mga taong peke, mga sinungaling, okay? Sabi rin sa banal na aklat, ang sinungaling kakambal ng mamamatay tao. At ang kanilang ama, ayan, Diablo. Sulat yan, 8:44 on San Juan. Kaya nga, yung mga nagmo-monitor dito, eh, huwag natin payagan may namemeke. Dapat, sa totoo lang tayo para maayos ang buhay natin dito sa mundo. O, sige, Rolly, punta tayo kay Ray Golioso. Yes po. Ma'am, tanong ko lang po kung may karapatan kami sa Marine soon kasi po nakatirik yung bahay namin sa malapit sa tabing dagat or tabing dagat mismo. Wala naman po kami sariling lupa para materikan ng bahay namin sa Bicol po, Ragay, Kamsur, Lower Omon. Sana po mapansin. Yung mga dalampasigan po actually ay government yan, public property. Pero po ngayon may mga natitituluhan na malapit sa tabing dagat. So depende po yan kung alienable land na yan, yung katabi ng dagat. Depende po sa zonal yan ng ating pamahalaan. Kaya pwede po kayong magtanong sa assessor's office kung yan po ay alienable land na. Anong classification o sa DNR. Ayan po, hindi ko po masasagot kasi yung address nyo eh, hindi naman sa Ragay lang. Ang laki po ng Ragay, Kamsur. Galing po ako dyan nung nakaraambon eh. Pero sa puntong yan, eh kasi meron po namatay doon na member ng BACC at nag-request po ng autopsy ng Forensic Laboratory Division namin. Kaya po ako napadpad doon. At salamat nga po doon. Kumusta po kay Mayor? Pinungat si Mayora. Hamor! Ayan, napakabait po ni Mayor Hamor. At talagang meron pa po siyang binigay na ano yun eh, yung mga dilis saka mga ano. Pakabait po ni Mayor Hamor. Esther Hamor, kumusta po kayo, Ma'am Esther? At ayan, may tanong naman si Guerrero Dance. Yes po, Chief. Paano po ang kaso, almost 20 years na po ang pagpatay sa asawa ng pinsan nila? Kasangkot po siya, di po siya nakasuhan. Anong pwedeng gawin para makasuhan siya? Ang problema po, hindi inaasikaso ng may namatayan. Ay, wala na ho kayong maipapel na case kasi ang prescriptive period po ng ganyan na pena, ano yan eh, reclusion perpetua o life imprisonment, 20 years. Wala na po kayo makakasuhan. Prescribed na po yan. Okay? Si Guerrero Dance, anong pwedeng gawin para makasuhan siya? Ang problema po, di inaasikaso ang may namatayan. Ah, palo ah pala. Yes po, Chi. Eh, wala na po kayo pakialam dun. Eh, kung mismo kamag-anak ay magkaso. Minawa ka po akong kaso, pinapare-open namin. Ayaw nung asawa eh. Kaya tumigil na rin po kami. Kasi mahirap po, mismo kaanak ayaw magkaso. Eh, sino po magiging private complainant? Ngayon, meron pa rin po nagpapa-shout out si Ma'am Leng Villapando. Ayan, watching from New Zealand. Stay safe po. Ayan. Ano yung peeps? Stay safe, peeps. Peeps, people. Ayan. So ngayon, time check po tayo. 3:56 ng hapon. Siya nga pala, may birthday celebrant po tayo dito sa Central Office. Happy birthday, Brad Dennis Dasa. Happy birthday din kahapon. Si Brad. Jaser Lazaro. At alam nyo, kung tayo nakikiramay sa mga namatayan, abay syempre, mas lalo tayo makiramay sa mga buhay. Ayan. Pati rin po si Dr. Alexis Cidic. Ay, birthday po ka po ni Dr. Ano ang pangalan nito? Angelo Alexis Sulit. May pansit po siya mamaya. Ayan, papakainin ni Ate Ruby at ni Direk May. Ayan. Kumusta, Dr. Sulit? Okay, sa ating po mga regional public attorneys, patiin natin ang magigiting nating director sa bawat region, nationwide. Miss Casey, pakinala mo nga mga director natin. Yes po, Region 1, Direct Honorio Sagsago. Region 2, Director Jefferson Caro. Region 3, Director John Steven Duluan. 4A, Director Marlon Buan, Calabarzon. 4B, Director Howard Areza Mimaropa. Region 5, Director Giselle Garcia. Region 6, Director Edmund Gilien. Region 7, Director Maria Giri Kalinawan.
Region 8 Director Bevelyn Monsanto, Region 9A OIC Attorney Ernie Masorong, Region 9B RPA Edgardo Gonzalez, Zamboanga Peninsula, Region 10 OIC Attorney Vivian Mostrales, Region 11 RPA Susilin Abtarul, Region 12 RPA Servillano Lorenzo, Region 13 RPA Ingrid Nastor, NCR RPA Revelin Ramos Dacpano, and CAR RPA Henry Francisco. Ayan, pati ang ating mga district head, next time papakilala natin by region, region by region, para malaman yung mga PAW lawyers na nandirito at talagang nakatutok po sila at talagang naglilingkod para sa inambayan. Kaya po, ayan, oras de peligro na, alas 3:59 ng hapon. Sang oras lang po kasi ito eh. Dito na po kami magpapaalam na. Maaari po kayo magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PAW sa inyong lugar. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotline 02-8929-9436. 02-8929-9436. Ingat po kayo palagi. Stay safe. God bless you always. Maraming po salamat. We stand with PAW, Public Attorney's Office, Legal Advice and Counseling, Legal Information Dissemination Program para sa bayan. Babay po. Hanggat may inaapi, inaabuso, biktima ng karahasan, kakampi nyo si Chief Presida Acosta. Batas ang uusig sa mapangapi, langit ay kakampi, makakamit ang hustisya sa tulong at patnubay ng Diyos Ama. Subaybayan ang Persida Acosta's Legal Advice. Hashtag Pala tuwing Lunes at Biyernes, alas 2 ng hapon.